faith book, the book of faith, the word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat, sa inyo pong lahat mga magulang at kapatid. Muli po ay sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita at tayo po ay manalangin muna bago po natin basahan ang ating text. Amang Diyos, salamat po muli sa iyo sa gabing ito, muli at bigyan mo kami ng karunungan. Maunawa namin ang iyong mga salita. Ikaw po ang magbigay ng patuloy na karunungan sa akin. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pagbasa ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos. Pag-usapan namin talangin sa pangalan ni Jesus. Ang ating pong text ay sa Matthew 6 verse 9. Ito po ay napaka-common at palagi po natin ito napabasa. Sabi doon, basahin ko sa Tagalog, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Okay. Isa-isahin po natin. Doon muna po tayo sa salita, Ama namin na nasa langit ka. Okay. Ama namin, ibig sabihin, it means relasyon. Kapag tumawag tayo ng Ama, ibig sabihin, anak tayo. At dapat sure po tayo na tinanggap natin ang ating Diyos bago natin masabing ama natin siya. So, ito yung at isang napakagandang privilege na tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na matawag natin siya na ama. Kahit tayo ay makasalanan at siya ay isang banal. Sabi nga, doon ang pagitan natin ay between sa God ay langit at lupa. Diba? Narinig na po ba natin itong katagang ito, langit ka at lupa siya. Di siya nababagay sa iyo. Diba? Yun yung mga linyahin ng mga drama na matopobre ang magulang at dahil mahirap lang ang minamahal ng kanyang anak. Okay? Pero ito ating Diyos, Ama, na gusto niya ay tawagin siyang Ama, ay gusto niya na kahit gaano kalayo yung pagitan natin sa Kanya, ay magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Okay? At gusto talaga ng ating Diyos ay isang relasyon ang mamagitan sa atin at sa Kanya. Ang isa sa karakter ng isang Ama ay di niya ibibigay ang isang bagay na makasasama sa atin. At ito ang pinakagusto ko na maunawaan natin. Sa ating pananalangin, kapag tinawag natin Ama, ibig sabihin ay tinatanggap natin na kapag di niya ibinigay, alam ng ating Ama na di makabubuti sa atin. So, ibig sabihin, huwag tayong malungkot kasi tulad din ng ating mga tatay dito sa lupa na kapag humingi ang ating anak ng isang bagay na sa tingin natin ay di makabubuti sa ating anak, ay di natin ibibigay. Okay? How much more yung ating Diyos, Ama, sa langit na nakakaalam ng lahat ng bagay. Okay? At alam niya ang makabubuti at makasasama sa atin. Okay? At ito rin ang gusto kong malaman natin, oh, na bilang isang ating Ama siya, at siya ang gusto kong malaman nating lahat. Alam nating lahat ito. Pero isang paalala po sa atin na kaya sinabi niya itong ito na sabihin yung aking Ama sa langit. Oh. Sapagkat siya yung may-ari ng lahat ng bagay. Pinapaalam lang na sa atin na yung ating Diyos ay na tinuturing na tayo anak at tayo at ama natin siya ay siya yung Diyos ng mga Diyos. Okay? Siya rin ang hari ng mga hari. At dahil siya ay ama natin, kaya niya ibigay ang lahat ng pangailangan natin. Okay? Financially, pangbayad sa tuition, pagkain natin sa araw-araw, damit, tahanan, alam ng ating Ama ang pangailangan natin. At kaya dapat tayo ay magtiwala sa Kanya bilang isang Ama natin, na siya bilang ating Ama ay siya rin ang ating Diyos. Ay, siya ang may kakayanan lahat ng bagay, gawin niyang imposible ang lahat ng imposible. Kaya nais niyang ipaabot sa atin na magtiwala lang tayo sa Kanya dahil siya ay ating Ama. Okay? At yung pangalawang linya, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito yung kapag nananalangin tayo, ang madalas na nalilimutan. Okay? Bigyan natin siya ng papuri. Okay? Kalimitan, diretso kagad tayo sa mga kahilingan natin. Okay? Napakahabang bucket list. Okay? Lord, itong kailangan namin, ito, pero nalimutan natin na siya ay papurihan. Itaas ang kanyang pangalan. Okay? At
huwag natin pong kalimutan na itaas ang kanyang pangalan. Dahil yun naman ang nararapat at huwag na huwag natin kalimutan. Katulad din po nating mga tatay dito sa lupa. Di ba kapag yung ating mga anak na nag-appreciate sa atin, mga ginawa at nakikita natin na nagbibigay honor at paggalang sa atin, mataas na respeto, di ba? Kapag humingi sa atin ang anak natin, mas maluwag sa puso natin na ibigay. Kasi nabigyan tayo ng kasiyahan ng ating anak. Ganon din po ang ating Ama sa Langit. Kapag nabigyan siya ng mataas na pagkilala, pagrespeto at pagsamba sa kanya, magagalak siya. At kapag natuwa sa atin ang ating, sa ating pagsamba, ibibigay niya ang ating iningi at may kasama pang reward. Okay? Yun yung minsan di natin malimit ay mayroon tayong napansin na hindi ko naman hiniling, di ba? Pero ibinigay niya kasi natuwa siya. Okay? Ganun kasing matuwa ang ating Panginoon, di ba? Ating Ama. Parang tayo din sa ating mga anak. Kapag natuwa tayo sa ating anak, bukod sa hiningi niya, may reward pa. Okay? Kaya wag po natin kalimutan na bigyan ng pagsamba ang ating Panginoon. Dapat mataas, malulalhati ang kanyang pangalan sa bago tayo humingi ng napakahaba nating panalangin. Ayun lang po, marami pong salamat sa inyo pong paikinig at sa ating pag-aaral. Muli po tayo manalangin. Amang Diyos, salamat po sa mensahe mo. Nawa ay naunawa namin ang aming mga pinag-aralang ito at makita namin ang kabutihan at patuloy ka namin maitaas sa lahat ng pagkakataon at panahon. Ito po sa aming nalangin sa pangalan ni Jesus.